Welcome to Tokyo! Hi guys, welcome back to another vlog. So today is the day that we're flying to Tokyo, Japan. I am so excited guys. So tara na, pasok na tayo dito sa NAIA Terminal 3. So as usual guys, ang gagawin natin ay magbabayad tayo ng travel tax tapos magche-check-in tayo. Ang sarap talaga nung hindi nagmamadali guys. By the way, it's a Friday today. Our flight is at 12:30 pa. So matagal pa, di ba? Masarap yung ganito guys, hindi kayo nagmamadali. Kaya maganda talagang pumunta sa airport at least 4 hours before the flight kapag international. Dahil marami tayong time ngayon at hindi tayo nagmamadali, nakapunta tayo guys sa actual travel tax counter and nakapagbayad tayo ng travel tax. Again, 1,620 ang babayaran sa travel tax. So yung flight pala natin guys is via Cathay Pacific. I'm so excited dahil first time kong lilipad via Cathay Pacific guys. And mamaya i-share ko sa inyo yung story kung bakit Cathay Pacific ang nakuha nating flight. Nakita ko na yung pila ng check-in counter medyo mahaba, kaya tara na at pumila na tayo. So ito yung dala nating maleta guys, yung blue natin na compass na maleta, and ayan ang ating luggage strap by Mimsack. Tapos dala natin yung ating Jirbo na bag, tapos yung anello ni sis na kulay red. Ayan. So tatlo ang dala nating bag for today's trip. Ayan na, nakapila na tayo sa check-in counter guys. Ang haba ng pila. Ayan oh. Buti na lang maaga tayo. Tignan nyo guys, abuti niya ito tayo ng isang oras dito. Kasi dito pa lang tayo sa labas. Tapos ayun pa yung pila sa loob. Zoom natin. Ang dami no. Naalala ko, nakalimutan ko palang dalhin yung extension wire natin. Tignan na lang natin kung makakabili tayo doon. Yay, nakapasok na ako sa pila guys. And since nag-online check-in na ako kahapon, mukhang mas mapapabilis tayo makakapag-check-in guys. Kasi may special lane yung mga nakapag-online check-in. Ito yata yung mga wala. Yun ang dami nila oh. Pero ako, dito na ako sa may online check-in. Dalawa na lang yung nakapila, tapos ako na. Nabot ko na yung passport ko guys, ready ko na yung ating travel tax. Tinanong lang kung may mga gadgets, batteries inside. Sabi ko wala naman. Tapos, diretso sa Narita, Japan na yung bagahin natin. So, hiningi nila yung vaccine card tsaka yung my SOS na app. So, Dimple and Lemon dito. Tapos, saan kayo? Ano kami? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Tapos, ano? Connecting. Ingat. Bye-bye. Got our 2 boarding passes guys. Yung unang boarding pass natin is from Manila to Hong Kong. Tapos yung pangalawang boarding pass natin ay Hong Kong to Tokyo. So mamaya i-share ko sa inyo kung ano nangyari at kung bakit ito yung napili kong flight guys. So for now, mag-fill up muna tayo ng departure card. Ito pala yung my SOS na app guys. So, kulay blue yan. Hindi lang makita kasi may ilaw. Ayan. Kapag download nyo nito guys, ang unang kulay nito is kulay pula. Tapos kapag nag-register kayo dyan, lagay nyo lang yung mga basic information. Tapos i-upload nyo yung vaccination certificate nyo. Then once ma-upload dito, i-verify yon ng Japan. And kapag na-verify nila, magiging blue to. Tapos pag pinindot mo tong pre-registration, makukuha na yung QR code. Tapos yung QR code daw yung papakita natin paglapag natin ng Narita Airport. Kasi yung sabi sa akin doon sa check-in counter, screenshot daw yung QR code para i-scan na lang doon pagbaba. So kanina, nabigyan naman ako ng departure card. Dalawa yung binigay para kung sakaling magkamali ka. Ayan. So pilapan muna natin. Tapos na tayo mag-fill up ng departure card. So ngayon, moment of truth na. Let's go sa immigration. So na guys, international departures. Immigration, let's go! Alright, nandito na tayo sa pinakamasayang part. Lusot na tayo sa immigration, guys! I-share ko mamaya yung mga tiyanong sa akin. Maghanap muna tayo ng spot kung saan tayo pwedeng umupo muna dahil 10:05 pa lang. So, 11:55 pa yata ang boarding time natin. Guys, nakita ko si Miss Santa dito sa Bluesmith and her family. And they're going to Japan as well. Ayan. Hi, Miss Santa! Hi!
Thank you. Nice meeting you too. Ayan yung family niya, guys. Hi, guys. Grabe, ang sarap nung hindi nagmamadali, guys. Tignan nyo naman. Relax na relax, diba? And nakabili pa tayo ng kape. So, bumibili ko ng Spanish latte. Akin yan. Ay, kasi. Tignan nyo naman. Napakatahimik ng international departures. And walang nagmamadali. By the way, may binigay palang shoes. Si World Balance, guys. So, dalawa ang shoes na dala ko for this trip. Yung suot kong isa. Tapos, meron pa tayong isang shoes na white doon sa bagahe. Pakita ko sa inyo yung suot ko ngayon. Ayan, tingnan nyo naman, guys. So, ang cool ng aking sneakers. Again, this is from World Balance, guys. It's called Riker. Color gray. Nice, diba? Super comfy niyang suotin. Pakita ko na lang yung isa pag nasa Japan na tayo. Sige, discuss natin ang mabilis na mabilis, guys. Yung kwento kung bakit Cathay Pacific ang nakuha kong flight. Kapag nag-apply ka kasi ng visa, guys, hindi ka dapat mag-book agad ng flight ticket. Kasi wala ka namang assurance kung makakapasa ka or hindi unless 100% sure ka na makakapasa ka. Sige, mag-book ka na. Pero ako hindi ko talaga nire-recommend na mag-book ng ticket bago kumuha ng visa. Kasi baka mamaya magka-problema yung visa mo, sayang yung ticket mo. Unless yung makukuha mong ticket is refundable or rebookable, okay lang yun. Yung visa kasi natin, guys, October 17 siya lumabas. October 10 ko siya in-apply sa Atik Tours. Within 7 days na ilabas yung visa ko. Tapos doon pa lang ako nag-book ng flight. Naghanap ako ng flight going to Tokyo. And merong mga direct flights ang Philippine Airlines, Cebu Pacific. Pero guys, napakamamahal na. Kasi nga, ilang araw na lang before departure, diba? Isipin nyo October 17 to 28. So nasa 11 days before departure ang pagbubuko ng flight. Kaya mahirap talaga humanap ng murang flight. So ngayon, ang nahanap kong flight is Cathay Pacific. Hindi siya yung pinakamura, guys. Pero ito yung pinaka-ideal for me. Kasi hindi flexible ang date of travel ko and kailangan ko talagang makaalis ng araw na to and kailangan ko makabalik nung araw na pipiliin ko. Kaya Cathay Pacific ang nakita ko kasi ito yung pinaka-ideal talaga and hindi siya ganun kamahalan. Connecting flight ang nakuha ko from Manila to Hong Kong tapos Hong Kong to Tokyo. So 12:30 ang flight natin to Hong Kong and then magkakaroon tayo ng 1-hour layover sa Hong Kong tapos saka tayo lilipad ng 4 oras to Tokyo, Japan. Alam nyo ba, guys, kung magkano yung mga direct flights ng Philippine Airlines and Cebu Pacific? Yung Cebu Pacific, guys, Manila to Tokyo, tapos Tokyo to Manila, maabot ng 45,000 ang balikan. Isipin nyo yun. Yung sa 45,000 na yung pre-pandemic, makakapag-book na ng flight to Europe, di ba? Kaya sabi ko, hindi ko pa patusin to dahil sobrang mahal niya. Tapos yung Cebu Pacific na yun, guys, wala pa siyang meal, wala pa siyang baggage allowance, so additional pa yun, di ba? Yung PAL, naglalaro din sa ganun, 40,000 to 50,000 ang balikan. Kaya sabi ko, it's a no-no for me talaga. Kasi pang budget ko na yun sa Japan, yung ganung halaga. Kaya ngayon, Cathay Pacific yung nakuha ko kasi 28,000 lang siya, guys. And yun nga yung pinaka-ideal sa date of travels. Yung nga lang, may connecting flight pero okay lang yun. Exciting naman, di ba? First time natin magla-layover sa isang country. Never ko pa talaga nagawa yun kasi puro direct flights yung ginagawa ko, di ba? So, ayun ang kwento, guys. Kaya tayo napaka-Cathay Pacific. Gusto ko lang pasalamatan si Sir Manny Wang and his family kasi nag-sponsor siya, guys, ng pambayad ng flight ticket ko to Japan. So, nag-DM siya sa akin sa Instagram. Sabi niya nagustuhan daw niya and his family yung vlogs ko. And super na-aliw talaga siya sa mga international travel vlogs. Kaya sabi niya, sige, sa susunod na travel vlog mo, sponsoran kita ng either hotel or flight. Tapos yun, nung nag-schedule na ako ng Japan, sinabi ko sa kanya na, yes, mag-Japan na nga ako ganyan. And nagpadala siya, guys. Kaya yung 28,000, hindi buong 28,000 yung binayad ko. So, maraming salamat, Sir Manny Wang. Napaka-generous mo and your family. So, thank you so much. And sana ma-enjoy nyo yung travel vlogs na gagawin natin sa Tokyo, Japan. As for the requirements naman, guys, wala nang requirements, no? Kung triple vaccinated naman kayo, hindi nyo na kailangan magpa-RT-PCR. Ako kasi ang vaccine ko ay Sinovac yung first and second, tapos Moderna yung third, tapos Pfizer yung fourth. Magre-register ka na lang sa MySOS na app. So yung MySOS, nabanggit ko na yung kanina doon sa labas, diba? Habang nag-fill up tayo ng departure card. O diba, guys, ganun lang. Super sayang pumunta ng Japan dahil book and fly na ulit, katulad ng pre-pandemic. So starting November 1 yata, guys, hindi na may SOS app yung gagamitin, fast track app na. So maaari nyo na lang i-search sa Google yan. May mga articles naman about doon. Madali lang naman yun, mag-register lang kayo. Upload nyo lang yung vaccination certificate nyo from VaxCertPH.
Tapos yun na, pagka-verify, okay na yun. About sa immigration naman pala, kung ano yung mga tinanong sa akin. Pagpunta ko sa kanya, syempre very pleasant ang pagbating natin. Hi, good morning, ganyan. Para at least, di ba, maganda ang start ng conversation. So, unang tanong niya sa akin, private tour daw ba ako? Yun ang term niya, ha, private tour. Sabi ko, no, DIY lang ako. Sabi niya, no, I mean, kung private ka. Sabi ko, yes, DIY nga lang. Sabi ko, gano'n. So, parang tingin ko, nililito-lito niya yung tanong eh. Kasi ang tanong niya, private tour, di ba? Tapos after kung sabihin yun, sabi niya, no, hindi, I mean, government employee ka ba or private employee? Biglang yung sinabing gano'n, eh, ang sinabi niya nung una, kung private tour daw ba, di ba? So, sabi ko, yes, I'm a private employee. Tapos hindi naman niya tinanong saan ako nag-work. Hindi naman siya lang hihingi ng COD. Tapos ang next na tinanong niya is, bakasyon ka sa Japan? Sabi ko, yes. And then, tinignan niya yung dalawang boarding passes ko. Sabi niya, dadaan ka pa ng Hong Kong? Sabi ko, yes. Sabi niya, bakit? Sabi ko, yun kasi yung pinakamulang flight na nakita ko. Sabi niya, hindi, bakit? Pwede ka naman mag-book ng direct flights, di ba? Tapos agahan mo lang yung pag-book. Sabi ko, no, kasi syempre, nag-apply pa ako ng visa. Eh, hinintay ko muna ma-approve yung visa ko bago ako nag-book ng flight ticket. Kaya, mahal na yung mga nakuha. So, ang nakuha ko is connecting flight. Sabi niya, ah, okay, o nga, no, mahal na. Tapos simula nun, parang naging okay na yung conversation na siguro naniwala na siya sa akin na talagang babakasyon lang ako sa Japan. Tapos ayun, sabi niya, enjoy, tinataka niya yung passport, and that's it. So, yun lang ang tinanong sa akin, guys, sa immigration. Pag ganyan, kailangan maging confident ka lang naman kasi wala ka namang tinatago, di ba? Sagutin mo lang kung ano yung tinatanong nila. Siguro pag ganun, less of less mistake, no? Kung ano lang itanong, yun lang din yung sasagutin mo sa kanila. It's currently 12 o'clock in the afternoon and finally boarding. Ayan, nakapila na sila. Mamaya na tayo, guys, pag medyo nag-subside na yung pila. Let's go! Boarding na tayo, guys. Hi! Ayan, come on! Hello, po! Kaway ka naman! Thank you! Yan yung plane natin, guys. Laki ng airplane, no? Ayan. So, ang estimated time ay... Hi! So, ang estimated time ng flight natin is 12:30. Yan, ang ating mga viewers. They're going to Osaka! Ayan, may monitor siya, guys. Alagay yung distance to Hong Kong. Meron siyang charging port, guys. So, makapag-charge tayo. Tapos, nag-provide sila ng care kit. Tapos, yan. Headset. Then, blanket. Dahil malamig. Ayan. So, ganito yung safety instructions nila, guys. Ang laking bagay nitong battery na to. Kaya mo nakapag-charge ako ng iPhone. Currently 3:30 in the afternoon. And ang boarding time namin pareho ay 3:40. So paglabas namin ng eroplano, punta na ulit sa boarding gate. Mabilisan to, guys. Kasi sila pa Osaka sila, pero same time kami ng flight. Naihi na ako, guys. Hindi ako nakaihi kasi nandito ako sa window seat. Nahiya ako mag-excuse sa mga katabi ko. Ayun na, Tokyo Narita na. Tokyo. Tokyo. Tokyo boarding pass. Alright, Tokyo. So nakalabas na tayo dito, guys. And paglabas niyo naman, may nagsasabi na Tokyo Narita. Tapos kapag pinakita mo yung boarding pass mo, bibigyan ka nilang itong sticker na to. Tapos sabi, mag-wait lang kami dito dahil dadalhin kami directly doon sa next boarding gate natin. Ayan na. Yan si Kuya.
sundan natin siya. Hindi pa tayo nakaka-CR guys, naihi na ako. Pero mamaya na tayo mag-CR pag nasa boarding gate na tayo para sure na, di ba? Tignan niyo yung mga crew nila dito guys, so naka-PPE pa oh. Ayan na. Welcome to Cute. Tokyo Narita guys. Bongga, pinasingit kami guys. Ayan, transfer transit passengers. Welcome to Hong Kong International Airport. Wow, ganda. Ito na yung boarding gate natin guys. 61 going to Narita. Ayan na, nagbo-board na. Oh, di ba madalian guys? Nakakatawa, nag-stolly pa ako dun sa labas. Tinawag na ako, sabi, it's already boarding time. It's already boarding time. So come on and let's go to Tokyo. Bye Hong Kong. I'll see you again next time Hong Kong. Pag nag-open ka na. Ayan na, let's go na dun sa dulo ulit tayo. So we made it here sa ating connecting flight to Tokyo guys. Grabe na, hindi mo lang tayo nakaupo sa loob ng Hong Kong International Airport. Pagkababa ng eroplano, diretso sa passport control, tapos board na agad ng susunod na plane. Pero okay lang at least, diba? Walang nasayang na oras, dire-diretso na to Tokyo. So since hindi natin natapos yung Doctor Strange kanina, tatapusin natin siya ngayon. Ito guys, hindi natin siya natapos kanina, so panoorin natin ulit. For takeoff and landing. 如果你有隨身攜帶手提行李或大型物件，請確保放喺行李櫃裡面。Please ensure the person. Ito yung arrival card nila guys, so fill up natin to. So ito yung babaybayin natin guys. So, dadaan pala tayo ng Taipei. Ayan. East China Sea, nadaan tayo ng Osaka, hanggang Tokyo. Nine-edit ko na yung vlog para ma-upload na agad natin guys yung vlog number 1 natin sa Japan. Ayan na guys, nakalagpas na tayo ng Taipei. Remaining flying time 2 hours and 17 minutes. Ito na ang food natin guys. We have Coke again. Pero may choice kayo. Pwedeng wine, pwedeng beer. Pero Coke ang kinuha natin dahil Coke is life. Dito ko natuwa guys. So, Haagen-Dazs ice cream. Tapos, this one is chicken. Yan. Parang chicken potato something. Tapos, we have soba. Yung soba nila guys, cold soba. Tapos, ito yung sauce niya. Iyahalo siya dito. Tapos, we have tinapay and we have butter. Hey, nakababa na tayo ng plane. Nakikita nyo na yung tunnel. Labas tayo guys. Ayan, may mga signage. Please proceed with the app running. Ayan na. Hey, we're finally in Narita Airport guys. I am so excited to go out. Ang dami, grabe. May mga signage doon na i-ready daw yung app. So, naka-ready naman na sa phone ko yung app. Ayan, arrivals domestic. So, diretso tayo guys. Sundan lang natin ang madlang peeps. Hi guys, so na-meet ko si Miss Penny. Isa sa mga subscribers natin na nandito sa Japan. Hi, Miss Penny. Hi, subscribe din po. Yes, nice Penny to meet you here. Bawal na yata camera dito, so later na lang. Yeah, hey, we're done with the immigration guys. Baba na tayo and kunin na natin ang ating maleta. Very white ang Japan guys, no? White, white. Ganito din nung dumating kami nung sa Fukuoka. Very white din yung arrivals nila. Mukhang dito yung bag natin.
Nakalabas na tayo, guys. Pinagbawalan kasi ako mag-video doon sa loob nung kuhanan ng baggage, tapos may lulusutan kang customs. Hindi ko pala na-fill upan yung form nung customs kanina. Mga tanong lang yun kung may mga dala kang drugs, money, ganun, cheque. So, nino-no-no ko lang siya. So, ayan, nandito na tayo sa labas ng arrivals. Nakuha ko na rin yung bagahe ko. And, nilabas ko na rin yung coat ko dahil malamig sa labas. So, tatlong agenda natin ngayon, guys, bago tayo lumabas. Number one, mag-withdraw tayo ng pera. Number two, kiklaim natin yung SIM card na binok natin. Number three, kiklaim natin yung bus ticket natin para sa limousine bus going to Shinju. Ayan siya, guys. This is the Narita Airport, Terminal 2. Dito yata natin kukunin yung SIM card natin, guys, tsaka yung bus ticket. Sige, let's figure it out. Kaya natin to. Yun, dun yata natin kukunin yung SIM card sa JAL doon. Pero yung bus ticket, hindi ko alam kung saan. Tignan na lang natin maya-maya. Unahin natin yung SIM card. Grabe, ang smooth ng flight nung Cathay Pacific, guys. Ang sarap nung landing nila. As in, very, very smooth. Yung nabuo ko palang SIM is Sakluk. Ang pangalan ay Sakura Mobile. Hello, SIM card Sakura Mobile. I already have voucher. Passport. Alright. This is where we got our SIM card, JAL ABC. Paglabas po ng customs, kakaliwa ka ta sa dulo. Ito na yung SIM card natin, Sakura Mobile. Okay, ngayon balik naman tayo dito sa may bandang gitna para mag-withdraw ng pera. Mamaya na natin i-set up yung SIM card, guys. Alright, so mission accomplished na rin tayo sa ATM, guys. Nakapag-withdraw na ako. Ang total ng pera na winidraw ko ay 100,000 yen or 10 lapad. Ang withdrawal fee nila ay 220 yen. So, 50,000 yen per withdrawal. So, nakadalawang withdraw ko. So, 440 yen ang binayad ko. So, divide nyo na lang yan sa 2, guys. Next, kunin na natin yung bus ticket natin for the limousine. Ayun, nakita ko rin, guys, bus tickets. Ayan, oh. Grabe, ito si ate. Nagtanong ako sa kanya kung saan yung bus tickets. So, parang hindi niya alam. Alam mo, ginawa niya, sinamahan niya pa ako lakad dito. Ganun sila dito, guys, hospitable, no? As in, they will go out of their way to help you. Let's get our bus ticket here. All seat selection? Yeah. All front? Ayan, guys, kinukuha ko na yung bus ticket natin. Ang baba natin ay Shinjuku West Gate. Mission accomplished na rin tayo sa bus ticket. Dito natin siya kinuha, guys. Yan, no? Makikita nyo yung yellow na yan. Narita Airport Buses. Papakita nyo lang yung clock tsaan, tapos bibigyan na nila kayo ng ticket. Tatanungin nila kayo kung anong oras nyo gustong sumakay. Eh, since 10:27 na, guys, ang next na biyahe kasi ay 10:30. So, tinanong nila ako kung gusto ko bang kunin yung 10:30. Eh, naalala ko, on time nga pala ang mga buses dito sa Japan, guys, pati sa mga train, diba? Eh, saktong 10:30 aalis yan for sure. Kaya sabi ko, baka hindi ko maabutan. So, sabi ko, doon na lang ako sa 11 para siguradong mga kasakay ako. So, yun, nakakuha na tayo ng ticket at 11 o'clock ang sakay natin ng limousine bus going to Shinjuku. So, labas na tayo, guys. Tinuro naman nila kung anong bus stop, number 17. And nakasulat din sa ticket. Alright, labas na tayo, guys. I'm so excited to go out. Second time in Japan. Wow. Wow, ang lamig, guys. Oh, ang lamig. Oh my God, namiss ko yung weather na to, guys. Naranasan namin to sa Osaka. Ito na naman yung lamig. Oh my God, I am so happy. Damdam nyo ba yung kasiyahan ko, guys? Pero ang lamig. Ilang degrees kaya to? Ang lamig, guys. Nangangatog yung paa ko. Mag-isot na natin yung coat pagdating natin dun sa bus stop. Nakikita ko, ayan, no, paalis na yung bus. Tignan nyo, guys, kung yan yung kinuha natin, ha. Ayan, no, nakita nyo yung bus na umalis. Yun yung 10:30. Imagine niyo kung habulin natin yan, guys. Kahit na malamig, pagpapawisan siguro tayo dito. Ayan, so ito yung bus natin. Bus number 17. So 11 o'clock siya. Maghihintay lang tayo ng 30 minutes dito. Saglit lang naman yun, di ba? Si-set up ko na rin yung SIM card habang naghihintay. Guys, nakapagpa-picture na ako dito. Grabe, ang ganda ng picture ko. O, di ba, ano pa lang to, ha? Basta pa lang to, guys. Tuwan-tuwan na ako. Kasi ang ganda nung nakuha ko. Kung gusto nyo makita yung picture, follow nyo ako, guys, sa Instagram and Facebook account ko. I'm so excited! Ang saya, guys. Napakalamig. Buti na lang, naniwala ko sa inyo. At nagdala tayo ng coat! Yan ang aking maleta. Ako lang mag-isa ang naghihintay dito sa bus stop 17. Kaya ang ingay ko, guys. I'm so excited to go to Shinjuku!
Tumupo muna ako guys, i-set up na natin tong SIM card habang naghihintay. Gabi ang lamig. Ba't ganito? Winter level guys. Winter level sa gabi. Pero sa umaga, for sure, ano lang yan. Cool lang, saktong-sakto lang. Sige, set up ko muna yung SIM card guys. Ito siya o, oh, 4G LTE data SIM. 8 days unlimited data. So, nakuha ko to sa Klook guys for nasa around 1,000 pesos. 1,200 yata siya, tapos may discount ako. So, nasa 1,000 ko siya nakuha. Ito na yung bus na sasakyan natin, guys. Hello. Ayan. Ah, in-scan lang pala. Damascus. Saktong 11 o'clock, guys. And nasa bus na tayo. Nakahiyang mag-vlog kasi napakatahimik. As in, walang nagsasalita. So, later na lang. Now, ito yung bus ticket natin guys. Nakalagay naman yung oras, kung anong upuan mo, tapos kung anong bus stop. Ayun. Madali lang naman siya intindihin. After 1 hour and 15 minutes, we're here sa Shinjuku. Ayan yung bus na sinakyan natin, guys. Napakalamig. Super lamig, as in. Hindi ako makagalaw ng maayos, guys. Napakalamig talaga. Tapos naka-short pa ako. Ang lamig. Wala akong ibang masabi kundi malamig. Ayan o, mahangin pa. Aray. Ngayon guys, may problema tayo. Travel mishap. Nag-unlabig. Ang lakas ng hangin, grabe. Parang winter na to guys. Ganito yung weather nung nag-winter kami sa Osaka eh. Ano nga ba yung sasabihin ko? Wala tayong SIM card. Hindi kumana yung SIM card na binili ko sa airport guys. I don't know why. In-exert ko na lahat ng effort para pagganahin siya. Sinunod ko lahat ng instructions. Ayaw talaga gumana guys. Wala na akong magawa. Tinry ko na siya sa iPhone, tinry ko siya sa Android ko na Huawei. Hindi siya gumagana talaga. So, hindi ko rin alam kung paano tayo mag-navigate ngayon. We have to figure this out. Mag-try na lang tayong pumunta ng 7-Eleven siguro. Baka sakaling makabili tayo ng SIM card doon. Kasi kailangan ko mag-research, mag-Wi-Fi eh. Kasi hindi ko alam kung paano tayo pupunta ng Ichiran. Gusto ko palang kumain muna ng Ichiran guys bago tayo mag-check-in. O diba, Ichiran agad on our first night here in Tokyo. Ang lamig super, tapos ang hangin pa. Grabe guys, ang lamig. Mag-face mask nga tayo. Ang sakit sa mukha nung ano. Ang sakit sa mukha nung hangin. Tingnan mo, naka-shorts pa ako. Tingnan mo, nagpalit ng pants guys. Ang lamig. Okay, so hindi ko pa rin alam kung saan tayo pupunta. Naghahanap ako ng convenience store guys. Baka makabili tayo ng SIM card. Para from there, kapag may internet na tayo, we can go anywhere. Guys, ang ganda na lang area na to. Nakaka-excite naman. Although, hindi ko alam kung anong area to kasi nga wala akong internet. Ay, nako. Pero ayan, ang ganda na dito. Very lively pa kahit na 12:30 na. Ayan o, nandito ako guys sa parang crossing. Tapos doon ko nakita yung malaking Don Quixote. So, baka doon maraming mga convenience stores. Ayan, yung Don Quixote na nakita ko guys. So, tapos ito. Ano nga bang tawag sa street na to? Nakalimutan ko. Kasama to sa na-research ko eh. Magpicture muna tayo. Maganda magpicture dito eh. Oh. Okay guys. Andito pa rin tayo sa ano. Kalimutan ko. Ano nga bang lugar to? Basta Shinjuku siya. Tapos yung may Don Quixote sa kanto. Ayan. Tapos yung may hotel na may Godzilla sa taas. Hotel Gracery. Pero ewan ko, parang wala si Godzilla. May time lang ba yun? Ay, ayun! Ayun pala siya, madilim lang, hindi ko siya makita. Pero tatawid tayo doon kasi may nakikita akong 7-Eleven doon. Sana may SIM card, guys. Grabe, ang ganda ng area na to, guys. So,
This is a crossing, but this is not Shibuya crossing, guys. This is Shinjuku crossing. Ayun, nakikita ko na yung 7-Eleven. Sana makabili tayo doon ng SIM card. Pag umangin, guys, sobrang sakit sa balat nung lamig. Pero pag wala namang hangin, parang kaya naman. Hi! Pogi. So, pumasok tayo sa 7-Eleven, guys. Pero unfortunately, yung SIM card nila is prepaid lang. And then, hindi kasi nag-i-English yung cashier. So, inisip ko, kung bibiling ko yung prepaid, paano ko lo-loadan? Another struggle yun, di ba? Hindi ko na lang siya binili. Ngayon, I'm trying my luck. Nilalakad-lakad ko at baka makita natin ang itchiran dito. Kasi ito na yung Hotel Gracery eh. So, baka may itchiran. Feeling ko, may itchiran malapit dito. Nakakatawa kanina doon sa kan, may lalaking lumapit. Sabi sa akin, sexy. Hindi ko alam kung nag-aalok ba siya ng sexy na babae or what. Natawa naman ako. Sabi ko, no, thanks, no. Ayun lang. Ay, ito, police. Buti na lang, may police ako nakasalubong, guys. Tinanong ko kung saan yung itchiran. And, yan, tinuro tayo, sabi sa inyo eh. Yehey, itchiran. Ayan na, guys. Itchiran on our first night here in Tokyo. Ayan, oh, hindi ko lang maintindihan, guys. Open pa ba siya? Yan, oh, entrance daw doon sa baba eh. Kaso, hindi ko alam kung bukas pa siya or what eh. Pero may ilaw eh, so mukhang bukas pa. Ito na siya, guys. Nasa basement one siya. Dala ko yung luggage ko. Paano kaya ito? Ayan o. Let's go! Ito, guys, yung mga pwedeng orderin. Ayan o. Ayan siya, oh. Ayan yung space natin. Ayan siya. Tapos may order sheet sila. Circle your preference. Kung gusto mo ng medium, light, strong, richness, ganyan. Pipindutin pala to kapag order. Yan, oh. Hinahanap ko kasi ayan nakalagay. Pindutin daw siya pag order. Hinahanap ko saan. Thank you. Ayan siya, guys. So, private-ish siya. So, may sarili kang area. Tapos hindi mo makikita yung mga magsiserve sa'yo. Ganyan. Thank you. Ayan, sinara niya na. Oh my god, ito na yung ramen natin, guys. Let's eat. I'm so excited, guys. Oh my god, sarap. Grabe, sabaw pa lang, guys. Ang sarap. Perfect na perfect for our first night here in Tokyo. Sarap, grabe. Alam nyo, guys, grabe, sabaw pa lang, napakasarap. Yung meat, malasang-malasa, guys, ang sarap. Okay, kuha tayo ng tubig, guys. Push pa lang. Hello. Okay, yan ang aftermath. Di ko lang naubos yung soup, pero lahat naubos naman. Sarap, guys. The best. Tapos na tayo sa Ichiran, guys.
Ang sarap! Woo! Ang saya makakain ulit ng ramen from Japan. Grabe. Ang sarap. What a perfect meal for our first night here in Tokyo. So ngayon, lalakarin na natin papunta sa hotel, guys. Dahil wala tayong wifi. Let's figure it out again. Pakakarating din tayo niyan. Struggle lang doon sa Ichiran, guys, pag may dala kang maleta. Ang hirap umakyat at bumaba. Pero okay na din kasi sa dami ng kinain mong ramen, yun na yung pambawi. Buhay na buhay pa yung area na to, guys. Saan kaya tayo dadaan? Ito na lang sa isa. Napansin ko, guys, dito banda sa... Ay, umahangin na naman. Pag umahangin, guys, ang sakit sa mukha. Ayan. Napansin ko, guys, dito sa Shinjuku, maraming mga nag-o-offer ng mga massage-massage. Mapababae mga lalaki. Yan, yung mga nakatayo. Tinatanong, massage-massage, ganun. Japanese massage. Sa Osaka, parang may mga nakikita rin kami mga nakatayong ganyan sa Dotonbori area. Pero hindi sila nag-approach sa amin. Pero dito sa Shinjuku, mukha ba akong foreigner? Kasi ang dami na nag-approach sa akin, guys. Kung massage daw, ganun. Or kanina nga, di ba sabi, sexy, sexy. Alam niyo, parang feeling ko may nakasunod sa akin. Kasi kanina nung papasok ako sa Ichiran, foreigner siya. Binati niya akong brother, ganun. Sabi niya, you eat Ichiran, ganun. Sabi ko, yes, yes. Tapos paglabas ko ng Ichiran, di ba nasa kanto na ako, nagulat ako paglingon ko, andun siya. Tapos bigla siyang, lumiko sa kanto. So, kaya lingon tuloy ako ng lingon kung may nakasunod. Pero, safe naman dito sa Japan, guys. Vigilant pa rin naman ako, pero generally, I believe it is safe here sa Japan. Lalo for solo travelers like me. Ito may Family Mart. Try kaya natin SIM card. Ang hirap kasi makapag-usap, guys. Nauubusan na ako ng English. Ay, hindi pala. I mean, ang hirap magkaintindihan. So, hindi ko ma-explain ng maayos na I need a SIM card na may load. Ganun. Pero parang gusto ko ng dessert. Bili tayo sa Family Mart. Ito yung gusto kong dessert, guys. So, pudding. Alam nyo, guys, meron kaming favorite na Yakult dito ng sister ko. As in, super sarap na Yakult. Ito! Diba, nakita ko agad. Ito, guys. Super duper duper sarap nito. So, kapag nasa Japan kayo, guys, pag nawag nyo kalimutan, bumili nito. Hindi na muna ako bumili ng cream puff, guys, kasi naisip ko, pagdating natin ng hotel, mag-freshen up na lang ako, yung matutulog na, diba? So, huwag na tayong kumain. Bukas na lang. Bumili na ako ng drinks, our favorite na Yakult, guys. Sobrang sarap nito. Pag nandito kayo sa Japan, don't ever forget to buy this one. Sarap, grabe. Pag nakita to ng sister ko or pag napanood niya to, natutuwa yun kasi nga, favorite namin to. Sige na, lakad na tayo papunta sa hotel. Guys, tignan niyo yung nilalakaran natin. Parang wala na masyadong tao. Pero doon yata, diretso pa yung hotel natin. Ano to kasi, guys, eh, Shin-Okubo. Alam mo, kahit na ganitong walang tao, I feel safe, guys. Hindi siya nakakatakot. Iba talaga ang feels ng Japan, no? Finally, na natingin natin ang ating hotel, guys. Yung dinaanan natin, medyo madilim, diba? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman nakakatakot. By the way, guys, this is a capsule hotel. And tomorrow ko na lang kayo bigyan ng hotel and room tour nito, no? So, pinili ko talaga to kasi gusto kong matry ang capsule hotel dito sa Japan. Hindi ko pa talaga siya natry, guys, before nag-Airbnb kami sa Osaka. So, ayan, try natin. Ayan, tinanggal ko yung coat ko, guys. Ang lamig dito sa labas. Yung upuan pa nila, bakal, sobrang lamig. Anyway, kaya ako lumabas dahil i-end natin itong vlog. Hindi kasi pwede mag-ingay sa kwarto kasi nga, di ba, capsule hotel. Maka-istorbo tayo sa mga natutulog na sa loob. So, i-end ko na itong vlog na to, guys. This ends our first day here in Japan. And I'm so happy na nakabalik na ako dito sa Japan finally. And happy ako na makita ang Shinjuku for our first night. And nakakain tayo ng ramen na napakasarap. Abangan nyo pa yung mga susunod na mga Japan vlogs natin dito, guys. So bago ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook and JMsJourney24 on Instagram. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Japan vlog. Bye!